Okay, so puntahan natin si Cap. Dito siya sa loob. So, andito po tayo sa Florida Blanca ulit. Isa na namang suki ng agribusiness si Cap Ronnie Capulong. Mamaya, malalaman nyo bakit natin siya binalikan. Parang naririnig ko si Kapitana. Yan, si Kapitana nga. Hi, good morning po. Hello po. Kumusta po? Okay lang po. Sikap. Nandun po sila. Andyan? Ah, sige pa. Kumusta na? Okay lang po. Tumataba mo lang. Ayan, si Kap. Sir, kumusta ka na, Kap? Ito. Magandang buhay po. Ayan. Ikaw ba hindi kumakandidato? Hindi po ako kumandidato ngayon. Bakit? Nanginayang. Hindi ko tinuloy. Magandang buhay po. Anak ko po. Opo. Hindi ba yung nag-birthday yan? Aba, aba, pinanood mo, pinanood ni Kap. Abid kwan tayo eh. Magandang umaga, Mr. Ay, sir, kumusta ka na? Yung mga anak sa ibang bansa, laging tumatawag sa amin. Ay, sikat na kayo eh. Ayun nga. Tuloy po tayo. Tuloy tayo. Tayo. Andiyan, andito na yung mga ano. Nandiyan. Tuloy po. Kumusta, Sir David? Okay lang po. Patok na patok yung mga joke nyo eh. Yung mani at saka talong. May pinapakon sa aming upo po kayo. Anong tanim mo ngayon? Ano lang po, sigarilya at saka patan, saka siling. Meron. Tuloy po kayo ngayon, madam. Sir, wala kang harvest ngayon? Wala, Sir Buddy. Yung sigarilya? Ay, meron dyan. Kanya lang, sabi ko nga, yung bagyong Odette, ay sinalanta yung kwan namin. Buti, blessing pa rin kasi walang buhay na lakas ng hangin. Sa ibang, dapa yung mga... Saan ba sa bundok? Oo. Dahil mapakas? So, yung mga balag ko, dapa. Dapala? Yung dapa. Dito, sa ampalayahan mo dati? Mm-hmm. Dumapa. Pero blessing pa rin kasi, una, yung buhay ng tao, nandyan. Oo. Itinayo mo na yung balag mo? Hindi pa? Hindi ko na siguro itatayo, Sir Buddy. Kasi, saan ba yun? Yung dito? Sa malapit? Talagang, hindi lang basta-basta nasira, talagang dapang-dapa siya. Hindi, wala. Paano yung halaman mo? Hindi, meron naman akong source yung sa lowland ko, yung bukid. Oo. Yun. Di ba, nakukuha ko yung bago yung mga ina-upload ko. May ina-upload ka ba? Opo, yung mga magagandang, ano ba yun? Yung, promote natin yung YouTube ni Cap. Ano pong pangalan ng YouTube mo? Hindi. Yung ina-upload ko lang yung sa Facebook lang. Sa Facebook lang. Wala akong YouTube. Kala ko may YouTube ka na. Hindi yung kay Tata Johnny, ganun. Wala po ako. Pero marami tayong ina-attend na seminar tsaka yung mga farm. Mula nung ikaw speaker na. Opo. Mula nung nagkaroon ng nakuha na ko sa agribusiness. Ito. Yung mga taga Canada, yung mga farm nila, gusto nila ipa-develop sa amin. Ako, hindi po pwede kasi kasalukuyan, punong kasi barangay ako ng barangay. Sa akin, kung tumatawag. Meron silang kinukuha na... Ay, sabi ko eh, kung sana hindi ako, kung hindi sana ako punong barangay, po pwede. Magandang buhay po mga kaagri. Suportahan po natin yung agribusiness ni Mr. Buddy Gansenya. Marami kang technique o kaalaman na matututunan sa agribusiness. Ako si punong barangay Ronnie Capulong, kantabay ang kabady ko na si Dave Capulong. And also si Kagawad Marcelo, talagang hanga kami sa YouTube ni Sir Buddy. Sana tangkilikin natin para lalo pa tayong magkaroon ng knowledge sa paghahalaman and at the same time sa paghahayupan.
Wala tayong makikitang halaman. Yung sa kwan ko. Yung sa daanan natin. Sa lowland? Sa lowland. Gusto ko sana makita yung dati mong ano. Yung nung nag-shoot tayo noon, eh, ano? Nadapa po. Wala na? Ba, kwan? Nung, di ba, nung kachat po kita? Oo. Dapang-dapa. Dumapa na noon. Kachat pa lang tayo. Lahat ang gulay nyo ngayon, puro sigarilyas. Sigarilyas, sili, siling mura. Mura? Talong na mahal. Siling mura. Ano yung siling mura? 6 pesos. Ay, hindi. 35. Ah, 35. Ay, yung panigang? Ay, 3 piso. Oh, talaga? Napakamura ng panigang ngayon. Yung, nung nagkasakit, yung, kung ko, na-COVID yung pamangkin ko, nung pagalis nyo dito. Na-COVID? Buntes. Walang tumatanggap na ospital sa kanya. All over the, kahit sa Manila, nag-contact kaming kwan noon, dahil ras talaga, wala. Nung pamangkin mo mismo? Teacher pa ka mo. Alam mo. Namatay? Namatay. Okay. Pero yung bata na buhay. Very blessing, maraming, yung palang gatas ng tao, pwedeng dinodonate, no? Maraming nagdodonate na gatas sa kanya. Ay, nakupuka ako. Punong barangay ako, kako, wala akong magawa. Eh, tingnan mo, pumayat din ako noon. Oh, nung pagalis niyo, dalawang linggo akong talagang tinamaan ng kwan. Sabi ko, hindi naman COVID 'yon. Ewan ko, chat sana kita eh. Oh. Uy, kukumustahin sana kita kung hindi ka ba nilagnat o whatever na kwan. Eh, sabi naman ko naman, ito naman pinsan ko. Araw, umaga at araw, kasama ko na sa pagserbisyo sa barangay. Nakupuka ako. Insan, ba't ikaw, baka COVID na to ka ako. Oh. Ay, talagang... Pumipitas ako ng ampalaya, umulan, nilalagnat ako dahil nga kulang ako sa tao. Natatawa nga ako, yung mga kinukuha mong ampalaya. Yung segunda, yung ang good pala sa inyo, yung murang pagkakapitas. No, yung malalaki. Ayaw. Parang sa Sambales yun, Sir Buddy, yung pitas nyo, yung gusto nyo pitas. Yung hindi pa ganong malaki. Tsaka hindi, kahit 5 araw, hindi maiinog yun. Ganun yung gusto nyo. Yung kasi parang magtatagal. Magtatagal? Oh, supermarket. Kaya nga nung binigyan kita, sagad sa talagang laki. Siyempre gusto ko yung malalaki talaga. Instead na 4 days lang ako, nag 7 days ako para malalaki. Na-reject naman ako. Tapos hindi kinuha lang na kuha nyo. Kinaumagan, yung pinitas kong kwan, nakupuka ako, 30%, hinog na. Dahil nga, instead na every 4 days, ginawa ko 7 days, sabi ko sa pinsan ko, pinsan, ba't hindi ko pa pumipitas? Hindi, pagmamayabang ko yan. Gusto ko yung talagang malalaki. Kaya nga nung di ba lalaki? Sabi ng mga, binisita ako ng mga kapitan na kasamahan ko. Papare, ang lalaki ng palaya mukha ko. Hindi, hindi naman kagano'n. Hindi, pero pinasobra ko talaga sa, yung palang sa inyo, yung, what did you call that sa Kapampangan? Ay, sa Tagalog. Mura pa yung malago. Hindi pa bukang-buka. Na palaya. Yung parang pagka namimili ka sa mall, yung bang, di ba, nakashield yan. Kahit 2 linggo yun, hindi naman maiinog eh. Kahit yung buto niya, batang-bata. Batang-bata pa. Sabi ko, anak po ka ako. Yung mga sambalay nyo, ganun yung pag... Tumaas ang talong. Oh. Ngayon mahal na naman yung talong. Pasyalan natin konti, gusto kong makita yung form mo na ano. Hindi muna tayo kakain. Punta muna tayo doon. Oo. Ba't naganda ka na naman ba? Hindi, kun na. Patani lang ang pinaluto ko, Sir Buddy. Ka nang maganda. Kasi alam mo naman. Alam mo, pinakamayabang na Pilipino, mga Kapampangan. Oo nga. Ang Kapampangan. Totoo naman. Eh kaso hindi ka naman totoo ang Kapampangan. Ay, may pagka Ilocano. Alam mo kasi ang Kapampangan, pagka piyesta yan, kahit mangutang lang, maghahanda yan. Eh, kahit na magbabaluktot na lang yan, paigayin sa magandang kwan. Gusto yung paiinom pa yung mga imported na alak. Ganyan ang Kapampangan. Sa pananamit din. Ganyan naman ang, kahit mangutang lang yan, ganyan ang mga Kapampangan. Buti may lahi akong Ilocano. Nabalanse, Ilocano naman. Kabalik na rin ng Kapampangan. Hindi naman po rito. Nahihirapan kami ngayon kumuha ng trabahong katutubo eh. Bakit? Mayat maya binibigyan ng
pamaskungan dog ni Governor at saka ni Mayor. Ayaw magtrabaho. Nang nakupuha ako. Saka marami. Marami talaga. Sabi nga nila. Manok, hot dog, am. Oh, tingnan mo yan, yan. Tingnan mo yung araga namin, yung pinapaaral ko. Madam, Nakyan, tingnan mo yan, o yun. Ang ganda ng pangalan yan. Cream Silk! Si Cream Silk yan. Si Cream Silk. Bakit? Totoong pangalan niya. Cream Silk talaga. Ito kasi, dati, ito hindi ako nagmamayabang yung kamag-anak niyan, ang mga kumpare ko rin. Yung bago pa lang yung pari namin dito. Anong pangalan ng anak mo? Kanya. Mm. Palmolive, kanya. Nang kulot, Palmolive. Bah, sabi ng father, hindi pwede yan. Pangalan ng sabon yan. Bah, huwag mong sabihin yan, father. Ba't ako kako? Ang pangalan ko, Ariel. Yung asawa ko, Perla, kanya. Kaya yung anak namin, Palmolive. O sabi naman ni father, o sige, ano bang pambibindisyon ko? Downy o sandals. Downy o sandals kanya. Ay, nakumuka ako. Masaya kasi yung kwan ngayon, yung pagsimbang gabi namin. Nakakadaw pong palad ko yung pare. Yung pare. Sabi nga ni Father dito, talagang buhay na buhay ngayon yung simbang gabi kanya. Yun nga, kinukuha namin. Tsaka maraming mga, yung maliliit na bagay ba, na mga parapol, ganyan. Ganon. Puntahan natin ka, pa ba? Nagkakwentuhan tayo. Para, sige, no? Kung buwan. Oh, mabilis lang. Mabilisan lang, no? Sige. Nandiyan na ba yung mga katutubo? Nandiyan, pumitas lang ng Galaway, Sigarilyas. Ano oras sila darating? Dito kasi araw ng pitas kahapon eh. Wala kang chinelas. Ganyan talaga si Kapitan. Ganyan talaga si Kapitan. Kaya nga, madalas, pwede bang, pagka may pumupunta dito, pwede bang magtanong? Ay sabi nila, pwede po ako, wag lang mat, mahina kasi ako sa mat. Hindi. Hinahanap si Kapitan. Sino, si Kapitan, nasaan yung bahay niya? May hinog, mabango. Ay, marami yan. Nagkakuan, nasakusako pag kami, pero pababa na. Ang laki ng paniking na baril nito. Diyan, kinakain ng paniki yan. Oo. Magkano ba per kilo ng sigarilyas ngayon? 40 yata. Tama naman. Maganda. Ay, maganda. Ang sigarilyas kasi hindi ka na nag-aabono. Hindi ka na nag-i-spray. Alalang kaya rin kaya, picture mo rin kang dyan. Awa, ito na lang sa ina, anak ko, yung para hindi tayo ganong malayo. Walang spray. Walang may fertilizer ba? Wala rin. Sayang sir buddy. Yung sinasabi kong model farm. Talagang tinamaan lang kasi pumipitas ka sa taas. Pumipitas ka ng sili sa baba. Kung hindi lang madapa. Hindi pareha sila sira, sili at saka ano. Hoy! Jan! Yun ang lagi ko. Kita lang ho natin yung sigarilas. Jan! Yung kasing nung pumunta tayo dito, nagtanim na si Kapitan ng ano ng sigarilyas sa ilalim ng Ampalaya. Lalim pala natin kayo, may picture ko lang. Tapos, dun sa ilalim ng Ampalaya, meron ding sili. Pero nung isang araw lang, yung anong bagyo po yun? Odette. Ang layo, no? Yan sa Cebu lang. Yung bagyo, tapos hanggang dito. Alam mo, sir, buddy, yan ang sinasabi ko. Yung agriculture is an art of science that deal with the study of plants and animals. Ang pagsasaka, John! Kenny, ang pagsasaka, yung land preparation, hindi lang basta-basta, kwan. Sandali. Wala ba tayong imi-miss call dito? Nami-miss ko yung miss call mo eh. Paano yung miss call mo, Kap? Yun nga, ang gugulo nyo, sabi na. Ang gugulo nyo, sabi. Ito. Wala tayong imi-miss call dito? Tutugtugano ata. Pero na-harvest mo naman yung ano po, yung sigarilyas. Kahit naman niya. Ngayon pwede ka pang umarvest, kanya lang nakakuha nga na, hindi nakuha. Kumita ka naman dati. Ay, kumita. Sana nadapa, sir buddy. Makikita mo talaga. Ganda sana. Nga, Pero sa'yo kumita ka rin. Oo naman.
Kaya lang yung sili, hindi kami kumita. Walang presyo. Oo. Diyan, makalaibyan na. Ang dami nagtanim kasi ng sili. Oo, grabe. Kaya na. Diba, nung pumunta kami... Hello, mga ka-agri. Nandito po tayo ngayon sa Barangay San Ramon na kung saan itong aking kaibigan na si Mr. Buddy Gansenya ng agribusiness ay bisita ko sa barangay namin. At ipipicture namin yung walang nasasayang na lupa na balag. Pipitas ka taas, aani ka din sa ilalim. Ito, itong inaanak ko na si Cristel Jan Gatos ang ide-demo namin. Tara na po, yan. Sa ilalim, sili, yung mga patani ko at saka ano? Yung patani mo na mumunga na rin? O, mumunga na. Nadapa din, Sir Buddy. Nadapa rin? Yan. Pero magkano presyo ng patani? 120 per kilo. Ganda. Wah, hindi ka rin nag-aabono doon? Wala rin na abono yun. 120 yan. Per kilo? Oo. Pero yung ano na, natanggal na sa ganun. Yung oo, buto na. Nabalatan na. Buto na yan. Oh. Ito na talaga yun. Ito yung sigarilyas, oh. Nandito po tayo na ngayon sa barangay ko, sa Barangay San Ramon, na kung saan itong kabisita ko nga, itong kapuso at kapamilya ko na, si Sir Buddy Gansenya ng agribusiness. Ito po, ipipicture natin itong sa, ito po dating nagtatrabaho sa quarry itong inaanak ko na si Cristel Jan. At hindi na siya nagtrabaho bugkos sa mura niyang edad. Tinry niya yung magtrabaho sa farming. At ngayon talagang sabi niya nakaka... damit mo. Wala daw stress yung paghahalaman. Oh. Eh ngayon yung ipipicture namin yung aani ka sa taas, pipitas ka rin sa ilalim yung sinabi ko po kay Sir Buddy Gansenya ng agribusiness. Alin na po, tara. Punta natin. Yan, ito. Ito po yan. Oh, ang gaganda pa ng sili mo. Yan. Walang alam presyo. O yan, yan. Ito. Tingnan nyo po itong sili, mga ka-agri. Mm. Yan. Kaya kung may problema ka sa kwan, pupunta ka lang ng ilalim ng balag. Yan, yan, yan. Oh. Ito yung sinasabi ko, ang paghahalaman, hindi lang basta masipag ka, dapat ginagamitan mo ng makabagong teknik. Tama. Dito, nak, yan. Tingnan mo itong sili. Yan. Pumipitas ka sa... ilalim. Sa ilalim ito ng sili. Oo. Tinubad ba yung pangako sa iyo ni ano? Yung bibigyan ka ng gamot? Oo, oh, tsaka ni Sir Mario. Oh, binigyan ako ng gift pack ng namili ako sa Pure Gold Work 2-5. Yun ang puro asukal at gatas. Pangsangkap sa kalamay niya na pamimigay ko din. Ah. Oh, sayang. So, gusto ito, ko sana. Ang ganda, oh. So, ito ko, ito ka, pwede nang pitasin. Oh, yan, yan, yan. Ganyan yan. Yan, oh. Ang ganda, oh. Yan. Ito, pwede na rin ito. Hmm, yan. Ganyan. Yan. Ito, hindi ba matigas na ito? Hindi, pwede pa yan. Yan. Pa. Ayan, so namimitas ko tayo ng sigarilyas. Sir Buddy. Oo. Oh. Dati-dati ang mga magsasaka dito, pagkatapos ng ampalaya, wala na. Wala na. E ngayon, sa pag-aaral natin at pananaliksik, oo. Tignan mo, nakuha namin yung, pagka yung ampalaya, ganito na, di ba, pagka ganito na, magtatanim na ng sigarilyas. Oo. Tapos pagka malapit ng pitasan, sili na naman. Kaya walang nasasayang na lupa. Oo. Sayang nga lang, dun sa bagyong Odette, oo. Yung mga balag ko na nasira. Nagkanda dapa. Ito, okay. Ito, maganda to. Yan. Nabitas na, ka, na rin kahapon yan, pinisan, bali, puro desperas yan. Pumitas kahapon, isang araw lang ang pagitan nito, pipitas na naman. Di ba, inaanak, pumitas ka kahapon? Oh. So, ang sigarilyas, every other day? Every, laging desperas. Dalawa, tatlo. Oh. Depende. Kanya, nabasa na naman. Dalawa yung pagitan. Dalawang araw pagitan. Pwedeng isa, dalawa, tatlong araw ang pagitan. Tapos itong taniman na to, gaano ka luwang ito, Kap? Diyan, ilan binhi lang ito, nak? Nang ampalaya? Isang lata lang. Nasa kwan lang ito, yung parang kay Ka Jerry, yung katutubo. Nasa...
3,000 square meter lang ito. Oo. Oh. 3,000 square meter 3,000 square meter na dating taniman ng ampalaya. Hmm. Nawala na yung ampalaya, ngayon ang namumunga, sigarilyas. So, ibig sabihin, 3,000 square meter din yung sigarilyas. Ilang puno ng sigarilyas yung 3,000 square meter, sir? Ah, dahil yung sa puno, kasi marami akong ginagawang binhi. Libre lang kasi yan eh, sir Buddy. Oh, yun, yun ang kagandahan nitong sigarilyas. Libre po ito, hindi libre. Ito... binibili yung buto. Tsaka walang kanyan, hindi na i-spray yan, hindi na kwan. Parang nga, natural. Oo, kasi nga hindi siya hybrid. Hindi siya yan hybrid. Yan ang maganda rito. Mm-hmm. Kaya minsan hindi rin naman, may mga crop na hindi kailangan hybrid. Mm-hmm. Mas maganda na ganito, yung mga native lang natin. Pero itong inaanak ko, yung ampalayan ito. John! 100 na ka nahabol mo. 110 per kilo ka? 110 per kilo. Ampalaya? Kailan niya? Anong buwan yun? Basta. Anong buwan yung 110 per kilo? July. First week of July. Last week of July. Ano ka? Kanya lang itong inaanak kong ito, Sir Buddy. Nakakawa yung nangyari sa kanya. Bakit? Yung mga, ito kasi, yung mga bayad, iniipon niya sa nangunguha, itinakbo. Ay? Tinakbo. Mangyak-nyak nga ito eh. Bakit kasi hindi mo kinukuha yung bayad ka? Ewan ko kung ayaw niyang umawak ng pera. Nandito naman yung ninong niya. Jana, at kinilabang utang kaya ka doon? 44,000. 44,000 pa. Bakit kasi, di sana sa akin mo nalang pinatago pala. Alam mo, Sir Buddy, itong ang one. 44,000 pa. Bibili sana niya ng kalabaw. Kasi... pagka namimitas yung kumalayo no nagpapararo. Nangangarap siya nang magkaroon ng kalabaw. Tapos inipon na niyang inipon, tinakbo. Ay nako. Hindi ba sabi ko pinuntahan namin naglipat bahay na yung sakadora, hindi na naming nawala mattress. Na yung sakadora. Oh. Bakit yung sakadora hindi niyo kakilala? Bago lang nagpakitang gilas eh. Baguhan. Oh. Eh saan namin hahanapin, Sir Buddy? Ay, Jesus. Mm-hmm. Anyway, balik tayo dun sa sigarilyas. So, ang gastos mo lang dito ay yung labor mo? Wala. Wala. Paano kung magkakaroon ng labor, Sir Buddy? Nung tinanim yung ampalaya, ikinuman mo lang. Yung pagka mamimitas, yun ang pinaka-labor. Yung arawan na lang. Pero, labor na, kwan. Wala na kasi, eto na yun eh. Katulad niyan, naulan na niyan. Maniwala ka by the month of mga January 15 niyan, maghihitik na naman sa bunga yan. Oo. Yan o, yung mga bulaklak na naman. So, ang sigarilyas, ang buto, native. Libre. Ikaw ang magpapabuto doon sa lumang tanim mo. Mm-mm. Halos wala kang labor kasi... nandun lang naman sa ilalim ng ampalaya mo at sili mo. Opo. So, habang inalaga mo yung ampalaya, damay na rin yung pag-aalaga ng sigarilyas. So, lalabas, ang labor mo na lang at ang gastos mo na lang pag magpipitas ka na. Pipitas? Eh, magkano ang papitas per kilo? Hindi. Kanyan, dahil itong arawan sila. Arawan. Yung mga katutubo, 300. Oo. Pagka kumita, itong pamangking kong to, itong inaanak ko, palibasa, nagmana yata sa akin. Mm. Pagka nakarami, bibigyan niya ng asukal at kape na pang dagdag. Hindi na pera ang ibibigay, in-kind na lang. In-kind na. Para, gusto ng mga katutubo yan. Opo. O dili kaya, asin. Uh-huh. Yan. In-kind yung dagdag mo. In-kind yung dagdag nila. Minsan kasi, nung nakakarami ito, alak yung binigay niya, kinabukasan na pipitas, hindi na nakuha, nalasing yung mga katutubo. Kaya mula noon, yung binibigay na lang itong inanak ko, kape, mga in-kind. Kape, bigas. Bigas, ganyan. Mabigyan niya ng tigisang salapo, tigtatatlong gatang na bigas. Mm. Pero karamihan, kape at asukal. Yan. So, magkano per kilo ang sigarilyas? Ngayon kasalukuyan, 40 pesos. 40? 40. So, iba, pero yung araw, ilan ang na-harvest? Ilang kilo tuwing harvest? Ito siguro, dyan, yung 10 bundle nakuha mo na dito ngayon, mga 10, no? Dito? Oo. 11. Naka-11. So, 11, 110 kilos. Hindi, kawan yan, 4,004 lang yun.
40 lang ang kilo eh. Hindi nga, pero ilang kilo lahat to? Di 110 kilos, di ba? Kasi 11 na bundle. O, di 110 kilos. Oh. Times 40 pesos. Magkano yun? 4,400. Oh, 4,400 every other day. Every other day. Ha? Isa lang yung katutubo niyang namimitas nun. Minsan pag wala pa akong maano, ako lang mamimitas. Siya lang namimitas na lang. Tsaka yung misis niya. Wala na talagang labor at all. Wala nang labor. Walang gastos. Zero gastos equals, magkano? 4,400 every other day. Yun po yung kagandahan kasi dahil hindi mo maasahan kung mataas ang presyo o mababa pag-harvest, maganda yung dalawa, tatlo yung crop mo. Kagaya ng sili, mura ngayon. Doon ka na lang sa sigarilyas, babawi. Oo. Ito parang pang-labor na puro lang. Sili ka lang, edi nganga ka. Nganga ka. Nganga, di ba? Hindi ka makakabili ng malaking bangus, Sir Buddy. Kaya yung ano ngayon, Sir, madalang na mag-abono ngayon. Oh, tsaka hindi ka. Yan ang nananawagan nga tayo kay Presidente Duterte. Anong alternative niya dun sa mahal na abono ngayon? Ay, Diyos. Alam mo naman tayo, yung mga... Kung dati nag-abono ka ng mga 3 beses, 4 beses, ngayon siguro divide 2 na lang. E di maapektuhan yung harvest mo. Bababa rin yung harvest mo. Times 2. Ay. Kagrabe naman yung... Tinaas, no? Mantakin mo yung dito Viking Zinc 2-1. Mike, ang ganda rito, oh. Ito po, pwede bang kunin na to? Mura yan. Ay, mura. Pero masarap ka. Pero ibabaw mo lang sa saging, ay kanin yan. Pwede. Tapos may bagogo. Pero yun nga, Sir Buddy. Pagka pinaulam mo yung mga katutubo na ani mo, sabihin nila to. Iyon na naman. Kung ano ang ani, yan ang ulam. Kung patani, nakakasawa na. Ay, meron mo bang patani ngayon? Hindi, nagpapitas din ako, Sir Buddy. Ah, may uwi akong patani. Ayan pala eh. Ayan. Ang sarap, mamitas. Ganyan. Ito ang demo. Ganyan ang kwan. Pinagbigyan lang ho tayong mamitas para may experience. Hindi, dagdagan. Meron akong nakakuan sa bahay din niya. Boy Scout tayo. Alam mo naman yung mga Kapampangan, kako nga sa'yo. Oo. Mayayabang yung mga Kapampangan. Ah, di bale, basta may ipagyayabang. Pero masarap magluto ang Kapampangan. Ayan. Kaya nga ako, mula nung na-picture ako sa agribusiness, mayat mayami, ba talagang, yung... isa ho itong sigarilyas doon sa pinakamagandang crop na itatanim. Kasi talagang, kung tutuusin, pero hindi siya organic kasi nakatabi siya sa Ampalaya. Pero yung excess na fertilizer na kinakain ng Ampalaya at sili, yun na rin ang na-absorb niya. Kaya hindi mo na siya kailangan i-fertilize. Pero Sir Buddy, ito kung dati 700 ang kilo, yung 100,000 mo dito, kikitain mo, mahina. Kasi ako nung last year, Sir Buddy, kumita ka ng ganun. Sa sili pa lang, may 700,000 eh. Ang kinita mo. Yung natalo ko nung umabol ako ng konsyal ng bayan, nabawi ko. Ang lesson, huwag na daw tatakbo konsyal, magtanim ka na lang ng halaman. Pinagbigyan ko nga si Mrs. Pero babalik tayo sa tamang panahon. Sa tamang panahon. 2020, ay kamahal yung chile, yun, tumama ako. Tumama ka rin, no? 700 isang kilo. Ito, matanda. Matanda na yan. Yan. Sayang, no? Kung pag nag-harvest ka, dapat na hindi mo ito mamalayan, no? Nung dinaanan mo to, nung nag-harvest ka, maliit pa to. Tsaka hindi mo 100% na makukuha. Sayang. Sabi ko nga, bakit yung mga kwan, dati wag daw. Pero sana hindi mo na kinuha yan para maging binhina. Hindi, mali po kayo doon. Mali yun. Kasi yung nutrients kinakain, automatic may tatanda pa rin. Kaagad dadapa yung balag mo o... Kasi kumakain pa rin ng nutrients. O kailangan mo tanggalin. Tanggalin. O kailan ka magpapalaki ng bini? Hindi, yung matitira siguradong pinakalas. Patapos na yung halaman. Sigurado. Marami. Tingnan mo naman. Tingnan mo naman yung bunga. Itik na itik. Dalo natin kay Kap, kwento lang. Kinikwento lang niya yung sigarilyas kasi ang liliit eh. O ngayon, nag-harvest na.
40 pesos per kilo. Ito kaya hindi naman tinamnan ng saging ng inaanak ko. Uh-huh. Eh, purpose pa siya dito sa... Kasi pagka tinamnan mo na ng saging, hindi mo na... Hindi mo na malalagyan ito. Itataniman pa niya ng panibagong gulay sa susunod yan. Uh-huh. Ano yung itatanim mo naman dito, anak? Pipalit ko, pesto na. Ha? Tataniman ko ito ng talong. Tapos yung tinaniman ko ng talong doon, ang tataniman ko ng... Ng sigarilyas. Ano ang palaya? Yun pa yung tinatawag na crop rotation. Pagbabalik-balik ta rin mo lang. Diyan, ang kwan mo dito sa sili mo, okay naman eh. Yung maganda ng sili, oh. Kwan, no. Hindi, dapat nito mag-spray pa rin ng... Hindi, mag-spray pa rin siya ng cabrio. Bakit? Ano yung para problema? Hindi siya ma... Wala pa namang sira eh. Preventive yun. Pwede, kapitan, meron na. Meron na. Ano, diba dyan, natin, yung... Ano yung... Tignan mo. Sir. Yung... Sir David, ano yung nakikita mo? Yan. Yan, ito, yan. Ito? Oh. Yan. Maglalapnos yan. Lapnos. Lapnos ang tawag niyan. Kung i-sprayan mo ng cabrio, yung Bayer nga, siguradong-sigurado, mawawala yan. Yan ang gawang Bayer nga. Pero tingnan niyo po ha, yung halaman, pag malaywan, pag hindi ka marunong, akala mo napakaganda, no? Pero maganda na rin niya. Pala. Oh, meron na. Kung sa bunga, kasi sa... Pero maganda yung bunga, di ba? Ay, maganda. Mm. Yung sa akin, parang yung sili ko, parang yung bunga niya, parang pampaksiw na sa laki. Oh, yun, yes, sa totoo lang. Sir, baka ibang variety na yon. Kahit yung... Ay, dami, oh. Mm. Oh? Ang sarap mamitas. Yan, titasin mo, sir, buddy. Oo. Yan. Pipitas tayo para sa video. Mm-mm, yan. Para makita nila. Iwi mo. Marami tayong kanyan. May naka-prepare na rin sa bahay. Oo. May naka-prepare na kasi. Inunahan na ako ni Kap. Nag-prepare yan. Na siya. Eh, alam mo naman, Sir Buddy. Lagi kong sinasabi. Pinapangako pa lang nila. Ginawa ko na. Ayun. Yan. Kaya hindi ka matalo-talo dito sa barangay. Hindi. Talagang nagtatrabaho naman tayo sa abot ng makakaya at sa tulong ng Panginoon. Siyempre. Yan. Yan. Ganda. Buti po ito, gustong-gusto ng mga katutubo ito eh. Ito, alin yung? Itong ganito. Yung? Ito, gusto ng mga katutubo ito eh. Ano yan? Ito. Ano yan, sir? Ah, spinach. Ito, gusto ng mga katutubo ito. Ah, spinach. Pero ang hirap naman ako din, kaming mga medugong Ilocano, gustong-gusto ko ito, kanya lang ayoko yung akong naghihimay. Oo, kasi may tinik ito. Pero masarap ito. Oo, spinach. Mm. Ay, tumutubo lang yan, no? Tumutubo lang yan. Dati-dati nga, yung kahit paulit-ulit na sinishare ko, Sir Buddy, dati pagkatagulan, yung summer, wala na. Buti, yung Panginoon, isasabihin din talaga sa'yo na, yan, ganyan. Saka sa pag-aaral din, yung walang nasasayang na lupa. Oo nga. Ganyan yung, tignan mo yung bunga, ang dami. Oo. Yung sigarilyas ba, ilang buwan to na namumunga? Ah, pagka naulan na niya, nadudugtungan ng buhay, Sir Buddy. Ah. Ibig sabihin, hanggang... Second life. Hanggang March. Huh? Kailan tinanim mo itong sigarilyas? October. Umaani na ng October. October, umaani na. Pero ilang buwan siya bago siya mag-start anihin? October. Hindi, nung tinanim mo? Hindi, tinanim mo kasi ng kwan yan eh, May or June. May, October ang pitas niyan. June, July, August, September, October. I mean, five months. 5 months. October, mag-start ka ng mamunga. Oh. Every other day na yon. Every other day. Hanggang ngayong December, aabutin ng March. Kung alimbawa, may ulan pa ng... Kung may ulan pa? Ulan pa. Ay, kung may patubig ka, di talagang... Ay, oo. Dadanasin mo yun. Dadanasin mo talaga. Magkukit tayo ha. Magkano kanina ka mo, yung na-harvest mo? Ganun ba ang dami na harvest mo? Mula sa umpisa, hanggang dulo, ganun kadami? Ay, hindi, parami ng parami niya. Pero lalo? Pero minsan, mas malaki yung... Hindi lang nadapa yung sa akin, Sir Buddy. Alam mo yung sa akin. Yung nahahani ko sa sigarilyas ko, 25 bundle. Wow. Ilang square meter yan? Mga ganito lang siguro yun eh. Isang 4,000? Kasi may patani siya, hindi niya lahat pinurong... Hindi puro sigarilyas. Sigarilyas, hindi patani. Niya pinurong. Kalahati. Patani yung kalahati, sigarilyas. Pwede parang 2,000 square meter lang. Kaya lang.
Tignan mo ha, sir, mag-compete tayo ha. Ito gusto ng mga audience natin to. Hmm. Pagkano yung benta ka mo doon sa ano, sa 10 bundles kanina? Ay, 11 bundles? 4,400. Oh, 4,000 square meter. Aani siya ng 11 bundles. Na that's 110 kilos. 10 kilos. Times 40 pesos. Kaya 4,400 every other day. So in ibig sabihin in a month 4,400 times 15. Ilan 'yan kuya? Compute mo nga. Magkano 'yon? 63,000. 63,000. 64,000 4,000 square meter, 64,000 a month. At bubunga siya October, November, December, January, February, March. 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 Times 6. Ano 'yan? Ha? Pero yung kwan 360,000. Hindi naka six. Hindi nakasali itong yun lang sigarilyas. Sigarilyas lang muna. 360,000 ang kikitain mo sa sigarilyas hanggang mamatay siya. The average lang 'yan. Average sabi lang 'yon, Sir Buddy. Mataas pa lalo. Katulad niyan, yung ani niya bukas baka hanggang 15 to 20. Oo. Tignan mo naman hitik na hitik sa bunga. 15 to 20, sumata times 2 pa 'yon. Mm. 460,000 pwedeng madoble. Pwede. Oh. Pwede. 900. Almost 1 million. Oh. 6 kakayanin. Months siya na mamunga. 4 months mo siya alagaan bago mamunga. Mm. So, 8, 9, 10. Oh, isang taon nga. Isang taon. Oh, isang taon. Sa isang buong isang taon nga talaga siya. Minsan, Sir Buddy. Walang gastos. Kung naabutan ng naulanan yan, talagang magtutuloy-tuloy talaga yan. Pero alimbawa ngayon, magtatanim ka ng sigarilya sa patag, mamumunga pa rin yan October. Mm-hmm. Sa kwan ng hanging Pasko. Kahit magtanim ka ngayon sa buhay. Amihan sa Tagalog. Amihan. Yun ang gusto niya. Oo, yun. Kahit yung patani, ganun rin. Ganun din. Ganun din ang patani. Kahit magtanim ka. Kaganda naman ng halaman na to. Hindi mo kailangan bumili ng napakamahal na binhi. Ay, oo, totoo yun. Hindi mo kailangan bumili ng insecticide. Ka lang. Ako, Sir Buddy. Marami fertilizer, hindi mo rin kailangan. Hmm. Parang ito bonus mo. Bonus, talagang bonus yan. Isang milyon, isang taon. O tayo, lahat may kayo dyan. Ang palaya ang inalagaan mo at sili. Ito nga, may na. Kumita ka ng isang milyon sa sigarilyas. Hindi, ang tanong ko dito, yung presyo ba na 30? Ha? Yun ba talaga o tumataas pa? Pwedeng bumaba. Ah, pwedeng bumaba? Pwedeng bumaba. Gaano kababa yung katulad bababa? Ngayon, 40. Kasi maiiwan yung, dahil magpapasko, maiiwan yung gulay native ngayon sa gulay Bagyo. Bagyo, puro Bagyo ngayon. 30 lang, 30 lang yata ngayon yung kuway eh. Kailan may ipopost yan? Ngayon, naka-live eh. Nag-live ka? Live pala? Tinalo ho agribusiness. Ang agribusiness, hindi makapag-live. Sikap, naka-live. Ay, akin na to. Dapat dadagdagan. Wala naman plastic eh. Kinayin mo na. Eh, may warikit maka-live kami. Mag-video. Good morning, sir. Hello po. Ito, hanggang ngayon, pumipitas pa siya ka. Kanya lang, hindi na ganong maliit. Binibigay na lang sa mga katutubo niya. Kumusta ka, kuya? Okay, sir. Okay, ya. Tara, mga takita pala. Gusto po kayo. Ayos naman, sir. Ito ka na, kaya. Kang David. Ikaw din. Ah, wow. Muntatamo po ito. Nangating ko mong bisita. Kumbigita ka sa tanim mo. Talong. Wah. Talong. Magpakaay kuping ka rin. Magpaluto ko. Itong kaibigan kong ito, Sir Buddy, paramihan kaming huli. Oh. Inagis niya yung dala kanina. Oh. 17.4 yung kilo ang nahuli niyang sa dami ba naman sa dami kalapya, sir? Nung akong nagagis paramihan kami eh. Tinalo ko siya eh. Ang dami, sabi nila nung ako nga nagagis, Sir Buddy, kulang sa 30 kilos isang agisan lang. Kasi hindi doon sa pispan. Oh. Ang ginawa ko naman kasi, nilagyan ko muna ng pagkain. Tapos sinagis ko. Oh. Nakaano sila? Nakabulong doon? Doon lahat. Oh, nandun. Eh, di ba, ang dami. Oh. Kaya sabi ko, magaling ka, magaling na ako, mas magaling ka pa pala sa akin. Kanya. Oh.
Biro mo tinawagan niya yung boy. Oh. Halika, magdala ka ng pagkain ng isda. Oo. Oh. Inalis ko muna. Nilagyan na pagkain. Nandun lahat yung tilapia. Oo. Sa kanya hinuli. Sa kanya inagis yung dala. Ang dami eh. Ang magaling talaga si Kapitan. Sabi ko, napasobra yata. Naging ilang kami niyan, sir. Magkano kung bibilin mo yun? 110, 120 yung mga malalaking tilapia. O bali, may 30 kilos yung dala namin. Sa barangay San Ramon, kung saan, nanghuli kami ng mga isda. Ayan. Nalagay, nalagay, isang agisan lang. Pang-Christmas party. Ang lalagay ng mga islang kung kanina. Kanina lang yan? Kaninang umaga. Mga bandang alas 6 ng umaga. Kumusta yung dam mo dito? Meron ng tubig? Wala mang... Sino kaya makakapag-donate sa mga aquatic natin ng... Oo nga, sir. Ng similya? Similya sana. O kaya, bibili na lang. Mura lang naman yung similya, sir. Yung feeds ang ano, problema. Hindi, hindi mo na pakakainin nun. Hindi na. Kung at saka ano. Meron. O, parang native na lang. Parang si Sir Boyet. Hindi mo naman kasi... O tara, punta muna tayo sa bahay. Tara. Andyan na ba yung mga... Andyan, andyan na yung umakyat lang sa dam kanina. So sa malamig na lugar, pwede ito, sir? Oo, oh, pwede. Pwede kaya ito sa Taray? Ay, pwede! Pwede. Malamig doon eh. Pwede. Bango dito, bango na nga mo yung ano, mabolo. Hmm. Na? Hmm. May mag 3-7 na kami, Nay. Ano 3-7, sir? Kakain. Hindi rin kami magtatagal, sir. Meron pa kaming appointment. Halal pa rin kulot, Nay. Fresh na fresh, eh. No? Ganda, no? Kapitana, hindi ko mandidato si sir ngayon. Nanalo ka. Sobrang busy siya. Nanalo ka. Ah, ako nga. Panalo ko. Panalo ka, hindi siya kumandidato. Ang galing na ni Sir mag-spill, oh. Parang vlogger na rin, oh. Oh. Bisita ko oh. Sa barangay namin. Yung picture namin yung... Bagong luto po ito? Apo. Bagong luto yun. Binalot. Binalot sa binalot. Tamang masaging. Binalot. Parang suman. Nag-prepare po ulit si Sir, eh. Hindi ito po. Kalamay lang binili yan. Binili niya na lang. Eh, hindi, hindi. Ginawa niya? Binigay po. Binigay ng anak ni Mayor. Oh, anak ni Mayor. Manalansa. Bakit manalansa. Kumakandidato rin? Umahabol ng konsyal ng bayan. Binako. Pero ako mamibigay din yan sa... Kwan, gusto ko nga sana kung sa dispira sana kayo pumunta. Ayan, patani. Yan ang masarap. Lima beans, sir. Ha? Oh, lima beans. Lima beans or patani. Sir, pakita mo. Patani. Lima beans or patani. With chicken and... Chicken and... Amis. Ano yan? Oh. Pig. Baboy. Kanil baboy. Sako na lang. Baboy. Pinayaan na yung malo. Ang sarap. Malo. Hindi na binabalatam, sir. Kasama na yung balat niya. Yung matanda yan. Pagbata garon. Kaya na kayo. Let's Sarap, na. Sir. Pakain na tayo! Ano po yan? Yan din, patani rin. Patani. Yan. Ano po ito? Paano mo linuto ito? Niluto lang ako niya. Sinigang sa kamatis. Ah, sinigang sa kamatis. Pero konting sabaw. Yung sabaw pa po dito. Sa tasa. Ilagay namin sa tasa. Oo, yan. Sir. Kap, kain na tayo, Kap. Kung alam ko lang na... Sir, papasiran mo ko, sir, buddy. Oh. Yung binigay sa akin ni Concierge Marcelo na baboy dyan mo, pinarep ko na lang sana. Oo, ha? Bayroon kaming na, ano, sir, na uli ng mga bata ko, yung binibigyan namin ng ano. Kain po tayo. Ang sarap magluto ni Kapitana. Kaya. Masarap magluto, sir? Mm-hmm. Pakonti yung kinain. Sir, buddy, ito yung isda, ho, isda. Pa, hindi naman pan-display. Yan yung kwentuhan natin kanina na nahuli mo. Ito, ito. Ito yung inuli ko. Kaya sabi ko. Pero minsan, nung Christmas party ng BHWD, natalo ako. Na 1,000 ako, sir, buddy. Bakit? Hinamon ako na, hinamon ba naman ako ng pahaba ng hihi ng isang BHW ko. Eh, ang ginawa nila, o sige, ikaw ang mauna, kako.
nung umihi siya, hanggang dyan lang yung hihi niya, Sir Buddy. Oh. Eh nung ako umihi, gumana, op, kapitan, huwag kang mandadaya. Yung sa akin, hindi ko inawakan kanya. Yung sa'yo, huwag mo nga hawakan. O, oh, dito lang yung hihi ko, hindi na kumandon. Ano? Sir Buddy, pakibigay sa dalaga mo, Sir Buddy. Alin pa? Malay mo, pag nakatapos yan, pagka talagang degree holder na yan, makapag-sponsor pa yan ng mga school supplies sa mga maralitang katutubo natin. Pagka nag-work na siya. Sige. Sabi ko sa kanya kanina, Sir Buddy, may dugong kapampangan kaka ko. Hindi na marunong magsalita ng kwan. Kapampangan. Minsan, Sir Buddy, yung kwan, sigarilyas, mas malaki pa yung kita sa kwan, sigarilyas sa Pambalaya. Tampalaya, kasi no? Hindi ka na nag-aabono yan. Mm-hmm. Hindi ka na nag-aabono. I-text mo lang yung ano, na nadidelay lang tayo konti dito sa unang location natin. No? Para hindi siya magpangit. Baka sabihin niya hindi darating. What's the last wishes? Ano po, may mga trabaho eh. Nag-aayos ng pera. Wow! Siya na akong bright. Na, na, siya. Ang trabaho ni Mrs., umaga hanggang hapon, nag-aayos lang ng pera. Hindi na, ma'am. Shout out, Consial ABC Jojo Bitog. Yan. Bisita ko si Mr. Buddy Gansenya ng Agribusiness. At lahat ng followers ko, for the people of Barangay ay Florida Blanca. Yung pangarap ko sa Barangay Florida Blanca, itutuloy ni Kapitan Jojo Bitog yan. Number 29 sa talaan ng balota. Sa pagboto, dapat laging tama. Hugis itlog. Lagyan ng shade. I-shade mo. Number 29. Yan. Pero pwede ka pang lumaban kung tutusin. Opo. Tatapusin ko yung term ko dito. May isa pang termino ako. Ah, as barangay. Yung si Bito pa ang konsyal. O, konsyal. ABC namin kasalukuyan. Maraming mga scholar ito. Baka sa site lang yung kasukasuan ko. Hindi man totoo yun. Hindi totoo yan? Hindi totoo yun. Sabi mo, Ado, Kapa. Kahit ako, Sir Buddy. Miss ko, hindi man ako naglalakad, pero kumapain pa rin ako ng... Yung may arthritis, bawal. Inom ka na lang ng Acrosia. Parin Jojo, o Marites. Ay, alam mo ba yung salitang Marites? Ang pangalan ni ng misis ko, Marites. Si Marites, lahat ng pinaka-chismosang tao, Marites, Marites daw. Marites. Paano nga ba naging Marites? Oo, oh, Marites daw eh. Marites na siya? Mare, anong latest? Ha? Mare, anong latest? Mare, anong latest? Mare, latest. Mare, anong latest kay Marites? Isa na, Jeanette. Hello. Yan. Parin Jo. Christmas party na din barangay tanod. Sabi ng mga tao. Magagaling mga taga-Florida. Kahit yung mga ibang na-interview. Dahil, bawal mo yan. Sinasabi, magagaling yung mga taga-Florida. Imanitang ko mama yun. Pero ang dami mong na-inspire na mag-farming, Sir Buddy. Sa totoo lang. Pumunta kami ng Bataan, kami dalawa. Nagkakarga kami ng krudo sa gasoline station. Nanonood ng agribusiness yung Juan nung gumaganon. Ba. Ay, hindi po ba kayo itong pinapanood namin, sabi dito sa may Dinalupian Bataan, may farming kasi ako diyan eh. Oh, tapos nanonood sila, ay, ang galing kanya. Eh, eksakto ba? Yung mga artista, sabi nila, sabi but nila. Kayo yung napapanood namin ngayon dito, sabi. Farming yung may-ari ng gasoline station doon.
Tawagin ko muna yung mga katutubo, Sir Buddy. Opo. Magmumotor muna ako. Pupunta lang ako sa dam. Okay. Ang talagang reason kung bakit pumunta tayo dito, kinakap, kasi mamimigay ho tayo ng konting grocery sa mga worker niya na katutubo. So ito po yan. Ilan na to? Kasi may bigas to eh. So yan po yung tuwing pupunta ho tayo sa mga farms ay mamimigay ho tayo sa mga farm workers. Kung yung farmer na fini-feature natin ay medyo ano, nangangailangan, bibigyan natin. But primarily, ito ay para sa mga workers ng mga farmers. Yung mga workers sila. Kasi yung mga farmers naman, kahit papano, maraming farmer na meron namang kaya. So, yung mga farm workers nila yung ating priority. Gagawin ho natin to, ano, all year round. Tuloy-tuloy na po natin gagawin ito. Hanggat kaya. Hanggat kakayanin. Iti-twist. Teka, subukan nga natin. Ayan, may bago tayong natutunan. Ganito. Ayan. Ayun. Ito. Parang, ayun. Ayun ang buto niya. Ito yung buto. Ito yung bata. Oo. Ito yung batang batani. Ulitin natin, ha. Twist. Ay, yun. Pero mas maganda si Sir David ng ano eh, mag-demo. O, ayan. Yun, dulo-dulo. Madali lang pala. Masarap lang to, mag-ano. Sir Buddy. Kahit yung baboy. Oo. Tapos lagyan baboy mo ng pechay. Okay, oo. Ito oh. Yung inulam natin. Oo, oh, yung ganito. Pwede pagsamahin yan. Mm. Kahit sa pinakbet, masarap to. Mm-mm. Pinakbet, Ilocano. Mm-mm. Ito, Sir Buddy. Mm. Pagka binabalat na nyo, doon nyo na lang iluluto para ma-preserve nyo rin. Ah, oo. Pero wag. Ito kahit na sa February o April mo palang iluto yan. Yung isa? Oo. Ito. Yung matanda. Inulam natin ngayon, ganito yan, matanda. Oo, matanda. Malambot yung sabaw niyan. Oo. Pag pinalambot mo talaga, parang monggo talaga. Mm-mm. Kumariya! Mawa ka ba hindi? Sikay na, parasin! Miss call. Sikay na, parasin! Yung iba pa, kung pa lang, yung mga namutol ko ng, nag-harvest ko ng saging doon. Ah. Iniikot yung kareta. Ah. Eh, baka, ano hindi, baka hindi nyo maabutan dahil nagmamadali kayo eh. Maring big. Yan. Ah, dito po. Yan. Eh, yan, eh. Pagpasensyahan nyo yung aming bigay. Yan. Sino pa? Ito, nangangarap siyang makapagpatapos ng mga pag-aaral, Sir Buddy. Kaya nga biniri ko yung dalaga mo pagka professional na. Oh. Mga coupon ba, mag-donate siya ka ako. Madam, mga school supply, yan. Yan, ito yung si Joy, yan. Ayan, si Madam Joy. Yan eh. Bagong asahan, nag-asawa pa lang yan. Yan. Thank you. Welcome po. Yan. Yung mga boys mo. Iikot pa lang yan, Sir Buddy. Matagal pa? Medyo matatagalan ng konti kasi nakakareta eh. Di ba inikutan natin? Oo. Di ba malayo-layo? Ilan pa yung naiwan? Iwan ko na lang. Hmm. Oo. Ewan ko kayang yung ganito, Sir Buddy. Ha? Kung merong kwan, sa simbang gabi mamaya, kahit dalawa lang, ikukuha ko, courtesy of agribusiness ako. Kasi magpaparapol kami, ikukuha sa simbahan. Naku, hindi ba nakakaya? Konti lang naman hindi, yung... Hindi, kahit dalawa lang na kwan, malaking bagay na po ito eh. Yung kahit dalawa lang kaya. Ayan. Mula sa land preparation sa susunod na taon, Sir Buddy, ikuha na natin. Yun ang hanggang sa hanggang sa harvest time na, no? Di ba yung pinakamaganda? Sa harvest time na po kayo nagkakuan eh.
Yan. Uh-oh. Yan, ito yung ikukong sa mga katutubo. Kung may dalawang extra sana yung sa simbahan, Sir Buddy. Yan. Na ikeng simbahan ni Kaimi. Okay, so ito naman yung kapalit. Ito yung ini ito. Pinagpaguran mo ito, Sir Buddy. Yan, yan, ikaw ang nag-ani niya. Ito yung inani ko. Yan ang inani mo. Yan, 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 yan. Ang dami niyo naman binigay. Nag-ani. Pero hindi naman ako tumatanggi. Kuha naman ako ng kuha. Hindi ko sabihin, nag-kuhan sila eh. Kala mo marunong mag, ano eh, mag-repack eh. Hello, Consial Manondo. Yan. Bisita ko yung agribusiness, si Mr. Buddy Gansenya ng agribusiness. I-follow po natin yung YouTube channel niya. Buddy Gansenya ng agribusiness. Salamat, may endorser po ako. Mm. Yan. Mm. Hindi ko na kailangan sabihin like and subscribe. Yun na lang pong mga sumusuporta sa akin ang magsasabi. Yeah. Hindi talagang maraming natututunan. Katulad niyan, meron na naman na kung baka bukas lang o maya-maya, meron na naman tatawag sa akin yan, Sir Buddy, na yung farm niya i-develop. Oo. Ito, hindi pa nahugasan to, no? Hindi pa, hindi pa. So, pag hinugasan to, puputi? Oh, siyempre. No, nahugas na yan. Hindi, nahugasan yan, pero hindi pa siya... Juan. Hoy! Punta muna kayo dito! Sir, salamat po. Thank you po, thank you, thank you. Okay. Kapitana, maraming salamat po. Christmas. Madam, madam, thank you, David. Idol. Thank you ha, thank you. Salamat. Sa ulitin ha, babalik ulit ako. Magbi-video tayo ulit. Okay, salamat. Okay. Okay, so ayan yung nakita niyo na namimigay tayo ng loot bag ay magiging tradition na dito sa agribusiness. Hindi natin ipamimigay lang yan ngayon dahil Christmas, kundi magiging all year round po natin gagawin yan. At ang objective nito ay kahit papaano makatulong doon sa mga farm workers at yung mga farmers din na nangangailangan din ng konting tulong. So makatulong man lang konti sa kanilang kusina. Gusto kong samantalain yung opportunity na to na magpasalamat kay Sir Ricky Bonamy kasi po ay siya po ay sumusuporta dito sa programa ito, dito sa project na ito ng agribusiness para sa pamimigay ng loot bag. At si Sir Ricky po ay nagumpisa na subscriber at nanonood dito sa agribusiness. Hanggang dun sa finiture din natin yung mga projects niya, yung ginawa niya yung bagsakan doon sa bypass, doon sa Plaridel bypass, hanggang dun sa naging kaibigan na rin at naging advisor ko na rin. Siya po ay binibigyan niya ako ng advices. Ano ang gagawin ko sa aking business? Paano ko i-improve ang aking business? And at the same time, nagsasuggest siya ng mga gagawin din. Paano ko i-improve ang agribusiness? Ayan, salamat po sa Ricky sa suporta, sa lahat ng suporta na binibigyan ninyo sa akin at sa agribusiness.